updates tungkol sa Inoue versus Nery Bacosa, latest interview, Casimero, and other boxing news. Ito po ating pag-uusapan ngayon, mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Kumpiyansa po, mga kadwelo, ang kampo ni 4th Division World Champion, current undisputed Super Bantamweight Champion, Japanese Monster na Oye Inoue, na magiging sold out ang 50,000 plus seater Tokyo Dome, dahil around 100,000 katao raw ang figure so far na interesado manood live personally ng duelo sa pagitan ni Inoue at former 2 Division World Champion Luis Pantera Neri. Ayon sa ilang sports writers courtesy of Yahoo News Japan, marami raong fans doon ang gustong makita personally paano talunin ng binansagang halimo ng Japan ang binansagan din nilang Mexican bad boy doon na si Neri. Matatandaan, mga kadwelo, na nilift po ng Japanese Boxing Commission o JBC ang supposed to be lifetime bansa na kay Neri, at usap-usapan na ginawa talaga ito ng JBC upang makapagiganti sila sa Japan mismo through Inoue, dahil sa ginawa noon ni Neri na bagamat nanalo over former world champion Japanese Shinsuke Yamanaka, ay umani rin ng kontrobersiya pagdating sa timbang at paggamit ng ipinagbabawal. With a known record ni Neri, ay diniklara mismo ng handler ni Naoya na si Ohashi Promotions Chairman Hideyuki Ohashi na lumagpas lang ng kahit isang pound si Neri, ay pwede raw nilang di na ituloy ang duelo at di raw babayaran ng fight fee ang Mexicano. Dagdag pa ni Ohashi, sakaling magka-problema sa side ni Neri, ay may nakahanda na raw silang substitute. And among the current super bantamweight contenders, ang pinili po ng Team Inoue ay ang former world champion na si TJ Duhine, na connected din po kay Manny Pacquiao Promotions President Sean Gibbons. Matatandaan na naging matunog sana last time ang potential na duelo sa pagitan ni Duhine at former 3rd Division World Champion General Cuadro Alas Casimero. Kaso, nawala raw ito sa ere dahil daw sa pag-block ni Gibbons, dala raw ng alita nila ng brother trainer ni Cuadro Alas na si Coach Jason Casimero. Going back to Ohashi, sinabi niyang malaking event daw sa Japan sports history ang next battle ni Naoya sa Japan, kaya they have to be very careful at kakailanganin daw talaga ang alternative measures, considering na per history, meron na raw noted na previous controversy si Neri. With this, nasabi po ni Ohashi na isi-set up daw nila sa undercard, papalabanin dito si Duhine, at sakaling again magka-problema sa side ni Neri, matik si Duhine ang papalit kay Neri. Madali lang din daw ang magiging adjustment dito dahil pareho raw kasing southpaw si Neri at Duhine. Na-mention din po sa nasabing Yahoo News Boxing article na bagamat di raw popular fighter si Duhine, ay maganda naman daw so far ang recent performances nito, highlighted by a first round knockout win over sa former sparring partner ni Naoya na si US-based Pinoy fighter Jeffeth Lee Lamedo. Sa ibang banda, na interview po, mga kadwelo, through Paucast Sports ang anak ng ating pambansang kamao 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao na si Eman Bacosa, na alam na po nating kakagaling lang sa kanyang third round TKO victory over J. Clyde Langahin. Nang matanong po siya ano ang quality na namana niya sa kanyang ama, sagot po niya, mga kadwelo, tingin niya namana niya kay Pacman ay ang tapang. Na-express din po niya sa nasabing interview, mga kadwelo, ang kanyang willingness na labanan in the future ang mga anak ng mga dating karibal ng kanyang ama na sina former lineal light welterweight world champion Ricky the Hitman Hatton at former 5 division world champion self-proclaimed TBE Floyd Manny Mayweather. Di po masyado matunog ang isang anak ni Floyd sa pagboboxing, although may footage last time na nag-iensayo ito with Floyd, while alam na po nating sikat sa UK ang anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton. Noon, si Jimuel Pacquiao ang nerereto kay Campbell, pero ngayon with the emergence of Eman Bacosa ay siya na ang tila ini-endorso ng maraming Pinoy boxing fans na magandang itapat kay Campbell Hatton instead of Jimuel. Tingin ni Eman, nasa 130 or 135 pound division daw ang timbang where patuloy siyang lalaban. Di ganya, gusto po niyang maging isang ganap na world champion kagaya raw ng kanyang ama. Samantala, sa isang latest post po, mga kadwelo, ni former 3 division world champion General Cuadro Alas Casimero, sinabi po niyang ang pagbabalik ng angas ng Pinas. Matatandaan na sa isang previous post din ay sinabi po niya na easy work lang daw ang susunod niyang duelo, while showing a picture with Iron Mike Tyson, then a video of his promoter Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotions. Sa isa pang post din po ngayong araw ay sinabi po niyang mark your calendar, while showing the post of his brother trainer na si Coach Jason Casimero, na nag-anunsyo na magpapaulan daw sila ng pera through GCash sa Marso 29.
Sa isang post naman po mga kadwelo through Paukast Sports, pinost po ni Paukast ang katibayan na invited daw talaga si Cuadro Ala sa recently concluded Pacquiao Ilordi Awards.